May karamdaman po ako na hindi ko alam na ganun pala kalala na yung sa may pagdumi ako, may dugo palagi. So yung huling yun, hindi ko na siguro na is wala na akong ibang pupuntahan kundi ang nanay ko. During that time, hindi kami magkasundo ng nanay ko, deadmahan kami. Diba? O sa huli rin, siguro yun yung ginawa ni Lord na para mag-usap kami. Nung sinabi ko, ma, sabi ko yun, pinakita ko, may dugo sa school ko. O, so, si nanay ko, maski hindi kami nag-usap, di nagdalawang isip na paala rin siya na, sige, punta tayo bukas ng doktor. Pero, that time, hindi pa kami kagad na punta kasi i-schedule pa pala yun yung sa may internal medicine sa circulatory system yung eksperto doon. So, nung nagpunta kami sa doktor, hinintay namin yung doktor hapon na yun. Nabit namin yung doktor. Sinabi ko na yung karamdaman ko, dito po sabi ko, yung may dumi na nga yung stool ko, ay may dugo yung stool ko. O, kinapa niya dito, yun, masakit talaga. O, kung ano-ano pa yung kinapa niya. Pinahiga niya ako para lalo ko mararamdaman kung yung kakapain niya ng kunting diin yung parte na may sakit. Dito lang talaga yung pinamasakit. So, nung umupo na ako, may sinulat siya sa panamang doktor, reseta, sabi niya. Hindi pa kita maririsetahan ng gamot kasi hindi ko pa alam yung sakit mo, sabi niya sa akin, sabi ng doktor. So, wala pa talagang reseta, pero pag nakita ko na yung colonoscopy, yung kung yun, may papasok sa puwerta mo na video, titignan doon kung gano'ng kalalim yung saan nagdurugo sa colon mo. So yun, nung binigay na yun na reseta, hindi ko alam na hindi pinabasa sa akin ni nanay, sa kanya na lang binigay ng doktor. Nung kinagabihan raw yun, hindi makatulog ang nanay ko na magabang. Kasi, yung nakalagay doon, in-open niya sa akin nung tinaumagahan na. Sabi niya, Romel, tinatok niya yung kwarto ko. Natutulog pa ako that time, makagalag pa naman. Buksan mo yung kwarto mo at may sasabihin ako sa'yo. Di binuksan ko, nag-usap kami. Umupo ako, kami sa kama ko. Romel, di ako nakatulog kagabi. Alam mo ba, may nakasulat doon sa reseta ng doktor. May nakalagay, 4. Sabi niya, in bold, Roman numerals yun, 1 tsaka V. Ibig sabihin yan, 4, Roman numerals. Ibig sabihin pala yun, lumalam yun, sabi niya, stage 4 na itong, yung sakit mo. Stage 4, cancer. Mga pag-stage 4 o kaya stage 5, malalala yun. Irreversible, wala nang lunas yun. Masi kung sino mang doktor na gumamot sa'yo, wala rin, magsasayang ka lang ng pera. Sabi niya. Kaya ako, hindi ako nakatulog kagabi, sabi ni nanay. So kung gusto mo, may pumunta dito na magpipray over sa atin sa bahay natin. Sabi niya. Hindi naman kita pipilitin, sabi ni nanay ko. Nag-isip muna ako, mga siguro sa 2 minuto. Sige ma'am, papuntayin yun na yun. So may nagpunta nga na 2 babae sa bahay namin, 2 dalaga, si anak ni Bishop, si Bunny, tsaka si Krisya. Pinag-pray over nila ako, Webes ata yun. November pa yun, November of last year. Pinag-pray over ko, alam na nila yung sakit ko, pero yung ibang sakit ko na di ko naman alam, nakikita nila. Habang dinadama ni Bali yung dito sa may area ko dito, yung hindi ko na naramdaman na lumuluha na pala ako. Sabi ko, Bali, lumuluha na.
si Jesus Christ yan, sabi. So hanggang kung ano-ano pa yung tinamba dito sa katawan ko, hanggang sa nung katapos nun, gumaan ng loob ko. Pero bago pa rin yung alala ko ulit, sabi ni Bani ata na, umihiga muna ng tawad sa nanay mo. So, umihiga ko ng tawad, hinakap ko si nanay ko. So, yun, bago pa rin yun, doon mo mapapatunayan yung pagmamahal ng nanay mo. Kasi nung sinabi ko sa nanay ko na may sakit ako, hindi siya nagdalawang isip. Kaya ibig sabihin, maski yun, may di kami pagkaunawa, di kami uusap, alam ko, mahal niya pa rin ako. Katulad ni Lord, walang kondisyon kung na mahal tayo. Ang nanay, mahal tayo, mamahalin tayo unconditionally. Ganun din kay Lord, walang kondisyon ng pagmamahal niya sa atin. So, nung linggong yon, inaya ako ni nanay ko na magsimba. Pero tinawad ako, hindi, si nanay lang nagsimba doon dami yun. Magsisimba sa head church sila, Bishop Billy sa Taguig. Hindi ako nagsimba. So, yung susunod, doon, nagsimba na susunod ng linggo, pero hindi kami nagpangabot ni Bishop Billy kasi may engagement siya, may sa Antipolo. Hindi rin kami. Nung susunod na linggo, bago pa sumapit yung linggo na yun, gustong-gusto na ako raw makita ni Bishop Billy. So, bago pa sumapit yung linggo na magkikita kami, sinadya niya na ako sa bahay namin, si Bishop Billy. So, yun. Pero ako, sinadya niya pa ako. So, siguro, feeling ko, mahal talaga ako ni Lord. So, nung pumunta sa bahay namin, kasama niya, tsaka yung apo niya, yun, nag-start na kami. Bago nag-start yun, nagsabi siya sa Bible, isang verse sa Bible na alam ko yung John 3:16, ito yung one para ipag-pray over pa itong the best na one na verse para mag-start tayo sa sakit mo, sabi niya. So nung pinailiwanag niya, no, nag-start na ng pray over yung dinasalan na ako kung ano yung sakit ko, yung sinabi, alam naman niya, inapa niya. Tapos, yung mga ibang sakit ko na hindi ko sinasabi, alam ni Bishop dito sa may balakang ko, sakit, may umahawak ko palang dalawang kamay sa balakang ko, yung sakit. At saka sa puwerta ko, yung sa pagdumi mo, may nakatali. Yun yung parang sumparo kaya ina. Yun ang inalis niya. So, nung tapos na yun, ang ganang pakiramdam ko. Ngayon, wala na akong nararamdaman. Dati po, ang payat-payat ko, wala akong tiyan. Ang normal ko, 150. Noon, ang baba na, 130 na ata. Kasi, nagtimbang kami doon sa ako ng doktor. Tinimbang muna ako bago ako kausapin. Ang daan ko talaga, mga 130 na. Talagang, ang payat ko na sa normal na weight ko. Ngayon, ilan nyo, lami ng tiyan ko, magana na akong kumain, mga may 850 na ako. So, yun ang kapangyarihan ng pagpapagaling ni Lord Jesus Christ through Bishop Billy. So, huwag na kayong mag-alangan na sumunod sa kanyang salita. Dahil walang ibang magpapagaling sa inyo ng lubos-lubusan ko kundi si Lord. Kasi ang mga doktor, pagagalingin ka nga kayo yung karagdaman nyo, pero may posibilidad na bumalik. Diba? O gagastos pa kayo. Pag si Lord, talagang magaling na kayo, libre pa. So, saan pa kayo? So, yun, doon yung mapapagpuntan mo yan. Ang pinakamagaling na doktor ay si Jesus Christ. So, sana, yun ang binabahagi ko sa inyo na sumunod tayo sa salita niya at gawain. So, yun lang po. Magandang hapon po.